Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Good afternoon sa inyo, Popoy at Bea. Good afternoon din sa mga katulad kong nakatutok sa inyong programa. My name is Chi, 27 years old, and I'm currently living here sa City of the Stars, Quezon City. Popoy and Bea, nag-message ako sa inyo ngayon kasi gusto ko sanang ibahagi ang kwentong pag-ibig ko. Nag-umpisa ang storya ko noong nakilala ko si Eric. Nagkakilala kami ni Eric noong nakapasok ako sa isang company dito rin sa Quezon City. Isa na akong manager at newly hired naman itong si Eric. Naalala ko pa noong ma-interview ko si Eric bago siya nakapasok sa company namin. Aminin ko na una pa lang, talagang iba ang dating nitong si Eric. Bukod sa pagiging matangkad, matipuno at oo, mabango, ay nakitaan ko agad ng pagiging confident itong si Eric. Popoy at Bea, para malinaw lang ha, baka isipin nyo ay hinire lang namin itong si Eric kasi gwapo siya. No, that's not the case. Natanggap si Eric sa trabaho kasi siya ang pinaka-perfect na candidate for the position. Noong una, halos hindi kami nakikita nitong si Eric. Medyo hands-off kasi ako pagdating sa team na hinahandle ko. Kapag may meeting lang kami talaga, nagkikita nitong lalaking ito. Popoy at Bea, sa unang tingin ay hindi mo talaga akalain na magkakaroon kami ng something nitong si Eric. Kilala kasi ako sa office bilang isa sa mga pinakamasusungit na manager ng company. Si Eric naman ay kilala sa pagiging palabiro at sa pagiging easygoing. Sa mata ng ibang tao ay talagang mukhang hindi kami bagay para sa isa't isa. Popoy at Bea, kaya nga laking gulat ko nang biglang lumitaw si Eric sa office ko para yayain akong kumain sa labas. Hindi naman siya date technically eh. Hangout lang, ganun. Umayag akong sumama kasi may kasama din naman kaming ibang teammates namin. Popoy at Bea, kung makikita nyo lang yung mukha ng mga teammates na kasama namin noong lumitaw ako, hindi siguro nila in-expect na si Miss Sungit ay sasama sa lakad nila. Popoy at Bea, aaminin ko na medyo awkward noong magkakasama kami ng mga subordinates ko. Tulad nga ng nasabi ko kanina, madalang akong makasama sa ganitong mga out-of-office happenings. Mabuti nga lang talaga ay nandoon si Eric. Ewan ko ba, pagkakasama ko si Eric, Popoy at Bea, gumagaan talaga yung pakiramdam ko. Nagsimula kami sa mga small talks hanggang sa unti-unti ay nag-open up na rin ako sa kanya. Nawala yung awkwardness ko sa katawan. Nakikipagsabayan na ako bigla sa mga tawanan, sa mga kwentuhan, at sa kaunting dramahan na rin. Popoy at Bea, after that night, I can honestly say na I became closer to my team. Mas nakilala ko sila ng mabuti. Mas naging malapit ako sa kanila, and it's all thanks to Eric. Siguro ngayon pa lang ay tinatanong nyo na, paano naman kaya kami ni Eric? Honestly, we became more than close. After that night, ay hindi na naputol pa ang kwentuhan naming dalawa. Kahit na nga nakabalik na kami sa office setup, ay wala pa rin patid ang usapan namin. Wala eh. Nahulog na talaga ang loob ko kay Eric. And I hope na he feels the same way towards me. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Mga kapamilya, oras na natin. It's 28 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Alam nyo, no, natutuwa ako dito sa kay Chi, sa ating letter sender. Ayan, dahil sa dinedescribe niya nga yung sarili niya noon as one of the more masungit at sabihin na natin medyo hindi approachable na mga superior sa kanilang pinagtatrabahuhan, ano. Ayan, alam ko na marami sa inyo, okay, marami sa inyo ang napapangiti. Oh, napapangiti dahil alam nyo, kapag ganyan talaga eh, no, sa anong tawag mo ba rito, sa office hierarchy, kanya kailangan medyo may somewhat sungit kapag ka medyo merong kang position na hinahawakan. Just para hindi naman din kasi, ano, alam niyo yung iba kasi, iba sa mga subordinates natin, kapag ka masyado kang mabait sa kanila, ay nagiging masyado namang at ease, masyado nang relax, hindi na superior ang tingin sa'yo. Diba? Eh sometimes you just have to ano eh, no? You just have to exercise your ano sa kanila, your responsibilities, 'di ba? Kaya alam ko, naintindihan ko na yung mga katulad ni Chi ay pinipili na medyo hindi naman masyadong malayo pero nakadistansya. Ayan, kumbaga, ay hindi hanggang dito lang ako. Kasi if I became too close, masyado sila magiging at ease, maaabuso ka naman, 'di ba? Pero kapag ka medyo in exercise mo na ano, at least hindi ka mahihirapan na mag-explain. You don't even have to explain yourself, lalo na kung trabaho ang pinag-uusapan. Tsaka imagine niyo, no, yung iba na mga ang trabaho ay yung mag-welcome at mag paalam, 'di ba? Magpaalam sa mga workers na hindi nakakailanganin ng kanilang mga serbisyo. It must have been really hard, ano, sa pakiramdam mo na nag-invest ka ng magandang friendship. Tapos sasabihin mo, there will come a time na sasabihin mo na, I'm sorry, pero the company is letting go of you, diba? Nagpapasalamat kami sa contribution mo. At ganun na rin, salamat na rin sa wala mong contribution. Diba? Kaya ka nga inaalis. May mga ganyan eh. Ang hirap. Ang hirap. Kaya naiintindihan ko yung iba kung bakit medyo aloof sila pagdating sa kanila mga subordinates. It doesn't really mean na mataray sila or masyadong superior ang datingan sa iba. Hindi. Diba? They just have to exercise this, may hierarchy nga kasi sa opisina na naaabuso kapag ka hindi mo kayang i-handle. Ayan, pero natutuwa rin naman ako at the same time dito kay Chi dahil medyo lumambot na. At na-feel niya na medyo yung pagdistansya niya pala noon ay medyo talaga pala napalayo na. Oh, kaya sabi niya mas nakilala ko na yung mga subordinates ko through ano, no, through Eric. Ayan, mas naimbitahan ako kasi parang takot yung iba eh, no? Ayan, at maganda rin naman po yun. Diba? There will always be a time for you to reinvent or rediscover yourself. Diba? Minsan, no, yung iba nagiging masungit dahil ganun daw. May mga grupo-grupo naman yan eh. Diba? Na mga dumarating sa'yo. May ibang grupo naman na talagang mga mababait na mga i-handle. Diba? Kaya why not give it a chance? Diba? Why not give it a chance na baguhin at maging masaya rin. At wala ho talagang masasaya pa kapag ka ang trabaho mo ay masaya mong ginagawa kasama ng masasaya ring mga subordinates mo. Di ba ganun yun? Mas parang ang gaan lang ng trabaho kahit nahihirapan kayo. Pero because you are happy and they are happy, genuinely happy, di ba? That's what I'm trying to say. Eh, ang saya. Ang saya lang nung mood. Kahit pa may problemang pumagit na dyan. Ay, hindi ma'am, kaya natin to. Hindi sir, kaya po natin ito. Di ba may ganun eh, merong level of respect pa rin. Ayan, kaya sige, nako ha, basa muna tayo ng ilan sa inyong mga reaksyon. Sino to? Ito, to. Pag, puro kalokohan naman kasi yung mga komento ng iba dito. Ayan, si Abigail Enriquez, sabi niya, intimidating kapag ka masungit eh.
Alam niyo yung iba rin naman, mababait, pero yung dating ng mukha, no? O parang pagkalabas pa lang dun sa nanay nila, masungit na yung dating. O yung parang galit na sa mundo. May mga ganun din. Pero pagka ano, very approachable naman. O kaya ano rin eh, it's a skill kung paano mo gagamitin. Si Fiona Botabara, sabi niya, ako masungit daw. Ayan. Ayan, bakit daw? Sagot naman ni Renny Boy. Ayan, sino pa? Parang, yung iba naman kasi, kapag ka naman mapang-asar, tapos sasabihin ka agad na masungit. Ako, syempre, papasok ko na naman yung sarili ko. Wala namang beya na harang. Hindi ba? Parang ano, parang may dating daw yata ako. Di ba? Lalo na kapag ka hindi pa ako nagsasalita. Ay mukhang masungit, parang hindi approachable. Ay nako. Subukan niyo na lang nakausapin ako. May siguro sa mukha, sa tipo ng mukha, because hindi naman pwedeng nga wala naman kumakausap sa akin, nakaganyan ako eh. Parang di naman bagay eh. Di ba wala ka namang kausap, wala ka namang ano? Ayan, pero kung kasing ganda mo yung nakita kong beauty sa Palawan noon, ang beauty queen din na si Miss Jonna Vikiray. Ayan, sana nakasilip siya rito, no? Hello sa iyo, Architect Jonna Vikiray. Ay, nako, pagka ganun, kahit umismile ka dyan, talagang pagtitinginan ka. Ganun. Pero kapag si Popoy, mukhang baka layuan ka. Baka ako ang layuan kapag smile lang ng smile. Parang maganda ang bigayan. Parang ganun ang dating. Ayan. Ayan. Sabi ni Abigail, suplado much better. Suplado much better para hindi gaanong lapitin. Ganyan. Meron yung intimidating lang yung personality, no? Pero if you get to know that person, ay mabuti na rin. Kaya itong si Chi, I don't think talagang pinaplano niya maging masungit. It's just that nilalagyan niya lang no ng demarcation line yung ano tawag mo rito na hanggang dito lang ako pagdating sa opisina. 'Di ba? So as not maabuso yung pakikisama mo katulad ng sinasabi ko kanina. Pero salamat na rin at dumating nga ang isang Eric na kumbaga ay tumulong sa kanya na hindi, mas magiging masaya ka kapag ka medyo nag-open up ka ng konti sa grupo, hindi lang naman sa akin, pero matindi rito yung pag-open up nitong si Chi about her personal life, diba? At yung pagsama-sama niya doon sa kanyang team, diba? Sa kanyang mga subordinates. Tingnan natin kung mga kwento lang ba ang nag-open up dito kay Chi or mag-open up ang iba pang bagay tungkol sa kanya, lalong-lalo na kay Eric. Kung ano pa ang magbubukas kay Chi, may magbubukas ba? Ayan, kaya... tingnan natin kung magiging open arms and open legs ang pagtanggap itong si Chi kaya Eric. At 36 minutes makalipas ang alauna ng hapon, mga kapamilya, no? Alamin na natin ang second part ng ating kwento for today. Popoy at Bea, habang tumatagal ay mas lalo nang napalapit ang loob namin ni Eric sa isa't isa. Eventually nga, Eric and I went on our first official date. It was a night that I will not forget. Ibang-iba si Eric. Kapag kaming dalawa lang ang magkasama, he was more serious, more composed, and more appealing. Honestly, mas nagustuhan ko si Eric that night. Iba kasi talaga yung appeal ng lalaking marunong magpaka-funny at magpaka-seryoso, depende sa sitwasyon. Nasundan pa nga ng nasundan ang mga dates namin ni Eric hanggang eventually ay naging kaming dalawa na nga, Popoy at Bea. Matagal-tagal bago ko sinagot si Eric. Don't get me wrong,
Nasa intensyon ko naman talagang sagutin itong lalaking ko. Sadyang may mga factors lang na kailangan naming i-consider bago ko ibigay ang matamis kong oo kay Eric. Obviously, kailangan muna naming ma-address yung issue na subordinate ko siya eh. Malaking issue ang relationship ng rank and file sa kanyang boss and ayaw kong mabahira ng ganoong issue ang relationship naming dalawa. Yes, mahal ko si Eric at ayoko lang na magkaroon kami ng ganoon kung papasok kami sa isang relationship. Pinag-usapan namin ito ng husto at nag-agree kami na magre-resign si Eric sa office namin. Popoyet Bea, para malinaw lang ha, hindi ko naman pinwersang mag-resign itong si Eric. Actually, siya pa nga mismo ang nagsuggest na ganoon lang ang gawin namin. Hindi naman din siya agad-agad na umalis sa company namin eh. Sinigurado muna ni Eric na meron na siya agad na malilipatan bago siya nag-tender o nag-render ng resignation. Hindi rin muna kami nagpahalatang may relasyon kaming dalawa. Nakikita lang kami kapag ka-weekends at sa mga lugar na alam naming walang makakakita sa amin, like sa bahay namin o kaya sa mga maliliit na mga establishments lang. Actually, noong naka-resign na nga itong si Eric, ay hindi kami nagpahalata rin agad. Pinatagal pa namin ng mga 5 months bago kami officially nag-announce sa mga social media accounts namin that we are officially an item. Popoyet Bea, madali ang magpadala sa emosyon, ang magpalunod sa bugso ng damdamin. Ang pinakamahirap na gawin ay yung magtimpi, magpigil, at mag-isip ng maigi. Napatunayan lang ng lahat ng ito na seryoso talaga sa akin si Eric. Ipinakita niya na handa siyang gawin ang lahat. Handa siyang magsakripisyo para sa relationship namin. And I thank him for that. Popoyet Bea, kung maghahanap din kayo ng isang karelasyon, and look for an Eric. Kapag nahanap nyo na ang Eric ninyo, ay gawin ninyo rin ang lahat para mapanatiling maayos at maganda ang relationship ninyong dalawa. That's it, Popoyet Bea. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento namin ni Eric. Matutuwa yun sigurado kapag ka nalaman niyang may nai-airin niyo pala ang kwento naming dalawa. Muli, maraming salamat and God bless sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Chi. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 15 minutes before 2 p.m. 1:45. At yan nga po, no? Ang maganda, sweet, at talaga namang napaka-pasensyosong lalo na sa paghihintay ng tamang timing. Diba, na kwento nitong si Chi at si Eric. Ayan, syempre, alam nyo, simple na maituturing yung mensahe nitong kwento na ipinadala ni Chi, 'di ba? Sabi niya nga eh kapag ka nakakita na kayo ng Eric na magsasakripisyo, ilalagay muna sa ayos ang lahat bago ipangalandakan at bago talaga pasukin ang relationship ninyo, eh wag niyo na siyang pakawalan. 'Di ba? Kasi marami ho ah. Marami yung sinasabi, ay hindi, pagkamahal mo, ipaglaban mo na, ganito mo na, ganyan. Ipaglaban mo with the right, equipped with the right reasons. Diba? Totoo naman yun eh. Pero yung iba nga, ipaglaban lang. Ipaglalaban kahit mali yung paraan. Ipaglalaban kahit mali yung panahon. Diba? Alam mo yung gigil na gigil. Kaya nga, you have to be equipped with the right reasons kung bakit mo ipinaglalaban ang pagmamahal mo para sa isang tao. 'Di ba? Eh yun ho talaga ang nakakalimutan
ng marami sa atin. Diba? Merong mga considerations kasi. Sabihin nyo, hindi, walang pakialam ang mundo, kayong dalawa lang ang magmamahalan. Really? Walang pakialam ang mundo, papaano sa mga opisina na katulad ng pinagtatrabahuhan ni Chi at ni Eric? Diba? Papaano yung posisyon nila? Diba? How do you explain that? E bawal nga. Siyempre, merong kasing bias eh. Diba? Merong bias. At yung iba, yung favorable na bias, yung iniisip kapag ka-jowa mo yung superior mo, mas mapapaboran ka. But no, hindi lang po yun. Kapag ka nag-LQ, kapag ka may LQ yung dalawa at nandun sila, eh, nako, lahat naman ho ng very unfavorable at minsan eh, unreasonable pa nga. Oo, na mga pag-atake. Ayan, pag-atake ng dahil lamang sa LQ nila. Alam niyo, nakakahiya yung papatawag kayo sa opisina parehas na dalawa. Meron kayong issue na hindi malaman ng iba. Kaliit-liit na detalye ng trabaho ninyo. Di ba? May alam akong ganyan. Kaliit-liit na detalye ng trabaho, pinag-aawayan. Kaya nagtaka na yung boss. Ano bang pinag-aawayan ninyo? Di ba? Saan ba talaga nang gagaling ito? Kasi tama naman siya. Tama ka rin naman. Ano ba talaga? Ayusin niyo yan. Hindi maintindihan ng boss. Alam ko meron ng gut feel daw yung boss nila na something, 'di ba? Something's going on between the two. 'Di ba? Doon sa kakilala ko, pero hindi niya, buti nga hindi in-address, 'di ba? E paano kung yan ay yung matapang-tapang na boss and by the book ang kanyang pag-exercise ng kanyang discipline sa kanyang mga subordinates din. 'Di ba? Eh sige, pag-usapan natin 'to. Kung may relasyon kayong dalawa, parehas kayo may suspension, parehas kayong may pananagutan sa kumpanya, 'di ba? Ayun yung ano eh. 'Yun yung nakakatakot diyan. Oo, kaya hindi pa pwedeng laban lang, walang pakialam ang iba sa ano natin. Gusto niyo pag-uusapan pa kayo, gusto niyo machichismis pa. Itong si Eric and Chi, to be fair with this couple, ay inayos muna nila. Sige, para wala na sila masabi, para hindi naman na mag-isip pa na masama, para walang mali siya. Merong isa na kailangang umalis doon sa kumpanya, ayusin muna yung lilipatan niya, and then we continue, di ba, with this special something that we have. Di ba? And congratulations sa inyo, Chi and Eric. Sana ganyan yung iba na bago ipaglaban, 'di ba, yung kanilang pangangatwiran, 'di ba, bago ipaglaban yung kanilang pagmamahalan, eh alam nyo rin yung mga dahilan kung bakit nyo ipaglalaban, yung malinaw na dahilan. O yung iba naman diyan, eh hindi naman bawal sa opisina namin, hindi naman ganito. Nga lang, yung ipinaglalaban nilang pagmamahalan, may asawa na pala yung isa. O may asawa pala yung pareho. Diba? O sige, sa office, mag-jowa. Paglabas ng office, iba rin yung mga jowa. Diba? May mga ganyan din mga eksena. Ayun. Kaya matuto tayong ipaglaban yung tama. Diba? Yung tamang pagmamahalan talaga. And, sige, eto na muna. Sabi ni Fiona Botabara. Ayan, kami ni Mister, pareho kami nag-resign. Kasi maraming human CCTV. Ayun pa. Totoo rin yan. Di ba? Ang hirap. Ang hirap kapag ka, ano, may chismis at chismis eh. Kasi isipin, ay, jowa mo yan. Ay, papaboran yan. Halimbawa, kahit sa anong opisina, sales. Ayan, sa sales. Ay, ba't kay ano lagi pumupunta yung mga benta? Kay ganito. Ba't sa kanya ang pasok? Ba't tayo hindi naman nadidistribute sa atin? Sa atin yung mga puchu-puchu. Sa atin yung mga barya-barya sa kanya, lalaki ng account na ipinapasok sa kanya, ina-handle niya. Anong meron? Ayan na. Diba, yun na nga yung ano. Sabi naman ni Abigail Enriquez, yes, affected ang work kapag ka rin may LQ. Yes, napaka-minute na detalye. Lumalaki. At ang hirap pa niya, nadadamay pa yung ibang mga tao. Diba? Ganun yan, nadadamay ibang mga tao. Parang, bakit ano, bakit may issue sila? Hindi titong issue, ba't pati kami hindi na kinakausap ni ma'am? Oy, mga ganyan. Hindi na kinakausap ni sir. Oh, 'di ba? Ayan, ay nako. Eto muna sa ano naman, sa anong tawag mo rito? YouTube. Hanap kayo ng mga katulad namin ni Eric.
Sabi ni Paul Santos, yung tapat at iaayos ang lahat, magsasakripisyo ng konti kung kinakailangan para sa ating pagmamahalan. Yan, yung mga ganoon. Yan, si Jorica Sepris, yung rank niya, may conflict of interest. Ang kaso, hindi rin kami nagtagal, naghiwalay din kami noon kasi muntik na umabot sa main office yung issue namin. Sabi ni Jorica, kasi may kwento. Ito pala yung kwento. Ito pala yung unang message niya. Sabi niya, naalala ko tuloy yung past ko. May nakarelasyon ako sa nakatrabaho na alam naman namin na bawal, pero paanong tumibok ang puso namin sa isa't isa? Bawal kasi dahil sa kadahilan ng ako yung mas mataas yung rank. Oh, yun, may conflict of interest. And that's true. Diba? May conflict of interest, kaso hindi rin kami nagtagal, naghiwalay din kami noon kasi muntik nang umabot sa main office yung ano namin. Ayun, yung pala yung pagkakatuloy nung kwento. Sabi na nabasa ko yan kanina. Ayan, sabi ni Norton Valerio, ito nung dahil naman sa masusungit sila, no? Sabi ni Norton, bakit ako? Bata-bata ako pa pero akala nila 40 plus na ako. Ayan, iyan din po nangyayari sa mga laging masungit. Oh, nadadagdagan yung pilegis. So, pilegis yung mga kulukulubot. Oh, kulukulubot sa noong, ganyan, yung mga eye bags. Ayan, huwag nyo na munang pansinin yung eye bags ko, no? Talaga hong medyo iba ang pakiramdam ko nitong mga nakaraan. Oh, hindi kasama yan. Sabay nagpa-cute, no? Ayan, lagi... Okay, si Yuki Ang, maraming salamat. Lagi kong pinapakinggan to habang nag-work ako sa bahay. Salamat, Yuki. Ayan, si Renny Boy. Sabi niya, damay-damay mula trabaho hanggang sa team, kaya ang ending bagsak ang performance kapag ka merong LQ. Yung dalawa. Yun, totoo yun. Nagkakanda hetot-hetot. Kakanda damay-damay. Sila lang magkasama kapag ka masaya sila at nagpapasarap. Yun ang masakit eh. Pero kapag ka nagkatampuhan, lahat kayo mapupulaan. Na wala naman kayong kinalaman doon sa paglalambingan, sa pagpapasarap, sa pagmamahalan na meron yung dalawang involved. Diba? Sa saya, ang saya-saya nyo. Hindi nyo kami iniimbitahan. Tapos nung may problema kayo, buong team natin dito. Kaya ho pinagbabawal yan sa mga opisina. Diba? Yung pagkakaroon ng mga affair. Ayan. Diba? Hindi lamang din yung... hindi lamang rin yan eh. Yung mga may LQ o yung mga favor. Diba? Meron kasi yung iba ay natatapakan. Ngayon natatapakan dahil mas magaling talaga mag-perform yung iba. Nasusulot. May ganun pa mga nasusulot dahil sa jowa ni si Juan. Yan, yung ganyan. Mas nabibigyan, yun nga, na nasasayang yung posisyon. Eh, di ba? Eh, pagtaas ho ng responsibilidad, pagtaas ng posisyon, pagtaas ng sweldo. Di ba? Yun nga. Basta, alam nyo na, kaya pinagbabawal. Kaya pinagbabawal yung mga ganyan. Okay, lalo na, sabi nga ni Abigail Enriquez, lalo nang bawal kapag ka nahuli. Kapag ka nahuli. Ayan, kaya naman, sana nga po, sa mga katulad dito, totoo naman yung pagmamahalan ninyo, pero medyo alanganin, huwag nyong ipilit sa hindi lang naman ho sa opisina, no? Sa hindi tamang panahon. Ayan, para sa mga bata, huwag nyong ipilit na mahal nyo na at tila wala nang ibang hihigit pa. Oo. Yan ho yung mensahe ng kwentong ito doon sa minamahal ninyo ngayon. Diba? Unang-una, napakabata nyo pa. Ayan, kaya wag ipilit kung hindi pa tama ang panahon. Diba? Wag munang ipilit kung ipinagbabawal sa sitwasyon na inyong kinaroroonan. Katulad nga sa mga trabaho. Diba? At syempre, yung tamang rason ng ipinaglalaban ninyong pagmamahalan. Alamin ninyo, bisitahin ninyo, tama nga ba talaga na ipinaglalaban ko? Yung iba dyan, nag-iisip na kung paano magtanan. Pero ni hindi alam kung paanong aatakihin yung labahan. Diba? Hindi alam kung anong ginagawa roon. Ano ba? Paano ihiwalay ang decolor sa puti? Ano bang uunahin? Isasampay ba muna o lalaban? Yung iba, ganun ka... ka-engot sa mga gawaing bahay. Pero
Alam niya na raw kung sino ang mahal niya. Aba, hindi pa nga marunong maglaban ang sariling underwear niya. Alam niya na raw. Sigurado na raw siya na yun talaga ang mapapangasawa niya. Aba, tignan mo nga. Napakagaling ano po. Huwag ipilit. Hindi, kasi by nature, kita nyo naman. Tignan na lamang natin na napakasimple ang isang bungang kahoy. Di ba? Kahit gaano pa kaganda yan, kahit gaano ka ganda na yung itsura ng bunga. Di ba? Kapag ka ito ay hinog sa pilit. Kapag ka pinilit lang. Napitasin, maagang pinitas, kahit kainin mo, kahit anong ganda niyan. Maasim-asim yan, maalat yan, o kaya naman ay wala pang lasa. Diba? Hindi pa kasi eh. Hindi pa ripe. Hindi pa, anong tawag mo nga dito sa, hindi pa hinog. Kaya wag mapilit. Ayusin muna, timingan, and really, diba? It really helps if you learn how to hashtag Dear MOR, just wait. Yan. It really pays to wait sometimes. Diba? Sa tamang timing, sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, sa tamang lugar, at sa tamang panahon. Kaya naman maraming salamat sa pagbibigay po muli ng panahon dito sa Dear MOR na makapagbahagi sa inyo ng kwento mula sa ating letter sender na si Chi. Bukas, ulitin po natin ang ating pagsasama-sama, pananghalian. Ang inyong tambayan po ay Dear MOR. Nakasama nyo nga po kami sa ngalan po ng aking partner na si Bea. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy, na lagi nagpapaalala sa inyo, no, to stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, Mega Family, you stay in love and stay happy.